Ngayon, puntahan natin itong isang himpilan ng radyo na gamit po sa paninira laban kay Vice President Lenny Robredo at sa kanyang mga taga-suporta ng kanilang ibalita sa kanilang programa na yun daw pong mga dumalo sa caravan ay binabayaran at masama pa yun daw mga nag-organize hindi raw ibinigay yung pera. Paano? Isipin mo yan, yan eh, sintido kumun lang yan. Kaya hindi nila maiparatang yan at sabihin man nilang paulit-ulit yan, napakahirap ibenta niyan sa mga matitino ang pag-iisip, sa mga nag-iisip. Bakit ho? Kasi ang mga taong lumalahok sa mga aktibidad na yan ngayon ay kusa at may mga sasakyan. Hindi naman pampasahero yung ginagamit nila eh. Sana kung inarkila nila yung jeep, di ba? Umarkila sila ng bus. Hindi po eh. Mga private-owned vehicles ito eh. Itong lumalahok dito eh. Bakit sila mga ngailangan ng panggasolina? Di ba nung una, 100 daw. Ano mo 100? Eh magkano na krudo ngayon at gasolina ngayon? Di ba? San makararating yun? Eh nagmo-motorcade ka. Ang makina mo eh parang pinapasada mo. Di ba? Na napakalakas kumonsumo. Oh. Di ba? Yung ibig ko sabihin, dapat pag gagawa kayo ng paninira ay gawin yung makatotohanan, yung paniniwalaan. Kasi pagka ganyan ang paratang, labag sa sintido kumun eh. Hindi ba? Labag sa common sense yun eh. Yung ang sasakyan mo eh, private vehicle, eh hindi ka mahirap. Di ba? Hindi kayong katulad ng walang makain kaya sumasama, di ba? Para mabayaran. Eh hindi eh. Mga kaibigan eh, kaya yan hoy, mabebenta lang yan sa talipapa eh. Ha? Yung mga ganyang paninira. Pero ganun pa man, ginamit nila yan dahil gusto nilang siraan. Diba? Hindi lamang si Presidente o Vice President Lenny Robredo para ma-demoralize yung pong mga naninindigan para kay Vice President Lenny Robredo. Ha? Gusto nilang mabawasan yung ano yung mga supporters. Ha? Hindi pa ho yan. Sabi nga sa English eh, the best is yet to come. Di ba? Ngayon, balikan natin itong isang himpilan, humingi ng paumanhin. Alam nyo, paulit-ulit, ang mga paninira naman kay Vice President Lenny Robredo at siyempre ngayon, paiigtingin nila yan dahil para pinagsisikapan nilang maipanalo yung kandidato nila, di ba? Na walang mga kapag-apag-asa. Eh dahil kung may kapag-apag-asa yung mga yan eh, bakit nila kailangan siraan si Vice President Lenny Robredo? In the first place, eto yan paliwanag dyan ha, sa mga paninira. Sasabihin ninyo na bakit sinisiraan? Naiintindihan nyo ba ang ibig sabihin ng paninira? Ano ba ibig sabihin ng paninira? Ang ibig sabihin ng salitang paninira, ba, dalawang bagay siguro yon, di ba? Ang isa, hindi totoo yung sinasabi, kaya paninira yon, di ba? Walang pinagbabasian. Oh, hindi totoo yun, kaya ang tawag doon ay paninira. Ano pa ang isang kahulugan ng paninira? Ay yung sinisiraan,
Meron kang sisirain eh. Kaya ka sisiraan, di ba? Yung bang wala ka nang sisirain ka pa ba kay Bongbong? O sa mga kalaban ni Vice President Lenny Robredo, meron ka bang kailangan pansirain dyan? Wala na, puro may tama yan eh. Mga kaibigan eh, sabihin nyo sa akin yan, yung track record ng mga yan. Kung meron kang maipantatapat, man lang sana. Maganda sana kung may equal man lang eh. Ha? Kung pantay lamang eh. Kay Vice President Lenny Robredo eh. Sa track record, okay na eh. Di ba? Eh wala. Sus Mariosep. Sige, sabihin nyo sa akin, sa mga kandidatong presidente, si Lenny Robredo ba nakasuhan ng korupsyon? Hindi. Pero may pinakakalat. Yun daw doon sa Camarines na si Juan, ano ba pangalan nun yung asawa nung pinakamatagal naging governor doon, mula pa kay Marcos, si Villapuerte. Eh siyempre, eh, mga warlord yun doon eh. Isipin mong parang bumangga sa armor car si ano, para si Juan, si Vice President Lenny Robredo nung tumakbong congresswoman, yun ang kalaban eh. Kung sa ibang salita eh, David and Goliath eh. Di ba? Ang katumbas sa iba eh, parang langgam na kumagat sa pader si Vice President Robredo, di ba? Para siyang karaniwan sasakyan bumangga sa armor car eh. Di ba? Isipin mo na pabaksak niya yon. Siyempre, pagka ang mga politikong ganyan na dynasty, warlord, mga kaibigan, ayaw na magsialis sa pwesto, iimbentohan ka ng kaso niyan. Oh, but proving is another thing. Yun nga sinasabi, hindi ba? Oh, pwede mo sabihin niya, akusahan, accusing is something. But proving is another thing. Oh, sa English, hindi ba? Pasensya na kayo ha. Yung English ko parang iba tunog, di ba? Ang pangit ng pronunciation. Oh, ngayon, gusto ko pa sanang magkwento sa inyo kung abuti natin. Sinisisi nitong himpilan ng radyo. Ito ba naman eh, identified talaga ito kay Digong nyo, di ba? Simula pa nung before election. Yung mga garapatan ni Digong nyo, dyan nagbo-broadcast eh. Sa himpilan na yan eh. At ang humihingi ng paumanhin, ang pangalan ho, Cesar Chavez, Vice President daw ng RH at ng Station Manager. E mantakin ninyo, sino ba yan? Yan yung spokesman ni Isko Moreno. Spokesman, Chief of Staff na nag-resign kay Isko Moreno. Bago kay Isko Moreno, saan siya? Di ba naging Undersecretary ng DOTR kay Digong nyo? Nakasuhan sila. Pero nabasa ko nung isang araw, napawalan sala sila. Sa inihaing kaso laban sa kanila, sa ombudsman. Eh bueno, mga kaibigan, ang sabi ho nito sa paumanhin nila, kinastigo raw yung reporter at siya raw ang personal na nag-imbestiga na itong taong itong nag-ulat doon sa Northern Samar, walang nakausap na sino man para pagbasihan ng kanyang nireport. Alam nyo, may mga nangyari na yan sa nakaraan. Tatandaan ninyo yung reporter na newscaster din sa DCMM tsaka sa ABS-CBN. Yung guwapo, yung lamang lang sa akin ng ilang paligo. Sinama na naman ang sarili. Mga kaibigan, tinanggal yun. Bakit? Ganyan ang ginawa niya eh. Nagre-report ng hindi totoo. Meron na palang development yung report niya. Pinilit niya pa rin ilabas.
samantalang meron ng bago na development doon sa dapat niyang i-report. Ano ibig sabihin nun? Your guess is as good as mine. Eto, kinastigo, suspendido raw yung reporter na yun. Local reporter nila roon sa Samar. Oh, hindi raw ngayon makapag-report. Mga kaibigan, ano tawag mo ron? Nag-PR? Diba? Nag-PR ang damuho, mga kaibigan. Eh, tiyak na merong pinapaboran yun, personally or otherwise. Diba? Mga kaibigan, siguro meron siya. Eh, Samar yan eh. Malapit kay La Marcos siya sa mga Romualdez eh. Diba? Oh, naturalmente. Mga kaibigan, tatawid ka lang, Leyte na eh. Di ba? Taga-Samba sila, Imelda Marcos. O di ba taga-Tacloban? Mga kaibigan, oh. Eh ngayon, ibig sabihin, may politika. Ha? Ibig sabihin nun, PR. Eh, kung matandaan ninyo, nung pag-upo nitong si Digong nyo eh. Ano sabi nito? Meron daw tatlong klase ng mamamahayag. Yun daw una, yung isa ay extortionist. Yun daw pangalawa ay PR. Ha? Yun daw pangatlo ay crusading. Yun yung talagang walang kwan, walang kinikilingan. Diba? Ewan ko kung tayo nando sa kategoring yun. Mga kaibigan, diba? Crusading eh. Bagay. Kung ano pinaglalaban natin, yung pa rin naman ngayon eh. Diba? Di man tayo nagbabago eh. Siramplaka ka nga ako eh. Oh, ngayon, sabi ko, nung sabihin niya yun, eh mali ho kayo. Kulang yung sinabi nyo. Apat yan. Ano yung pang-apat? Yung pang-apat, pag pinagsama mo yung 1 at saka yung 2. Ano yung 1 at 2? Extortionist at saka PR. Ha? Oh, pagsamahin mo yun, pang-apat yun. Kasi ginagawa yun eh. Kaya sinasabi ko sa inyo sa Code of Ethics ng mga nasa media, hindi pwedeng pinagsasabay ang PR kamukha ng ginagawa ngayon mga asosasyon. Mga samahan. Samahan sa pagkakapirahan. Ha? Mga kaibigan. Kaya huwag na kayo maniniwala pag may nagbigay ng award, binigyan ng media, may kapalit yun. Binenta yung award. Yun ang puhunan award para sila makapag-PR. Makahingi ng kwarta sa kampanya. Si Gadumba eh, bibigyan mo ng award. Eh hayop na. Walang mas hayop pa sa ganun. Sipin mo yan, bigyan mo ng award. Media organization, anaka ng, ha? Si ano tawag dito? Si Gadon, bibigyan mo ng award. Ha? Ano tawag mo ron? Anaka ng... Hindi lang anak ka ng puyan eh. Ano pa yun? Puro kayo di ho ba? Puro kayuhin eh. Pinaglulukon nyo mga tao eh. Ngayon eh, hindi pwedeng pagsabahin mo yan. Eh palibasa, alam niya maraming gumagawa sa istasyon nila noon. Ha? Nangyari mga broadcast eh, di ba? Pagandaan pa ng boses, tsaka ng mga choice of words eh. Mga kaibigan eh. Ganyan. Ha? Pero hindi kasi naiintindihan nung nakikinig. Nag-PPR yan. Ha? Balita, ito, laging balita yung nagbabayad. Ayan, ha? Pati sa news, pati sa mga commentaries, yan.
Kasi kabisado natin eh, mga kaibigan eh. Oh, eh bakit naman hindi natin matutunugan yan? Simple lang yun. PR eh. Kaya sinasabi natin, hindi dapat pinagsasabayan. Kasi yung PR, image building yan eh. Pampabango yan eh. Di ba? Deodorizer yan eh. Winiwisikan mo ng deodorant eh. Ha? Yung PR. Ba't hindi pwedeng pagsabayin? Kasi makaka-apekto na yun sa credibility ng mga nagbabalita. Pag nabuko ka. Di ba? Yan ang hirap eh. Yung pera, babaliwin ka niyan eh. Ha? Babaluktutin yan ang isip mo. Pagtanggap ka ng tanggap, di ba? Basta may pambayad, kahit demonyo, si Satanas, patakbuhin mo. Tignan ko, mga kaibigan. Di ba? Iboboto yan. At saka ibobroadcast nila yan. Susulat nila sa periodiko yan. Siyempre, si Satanas, eh, magpapakilala ba siya yun? Di ba? Kakandidato ko. Ha? Subukan ko maging presidente ng Pilipinas. Oh, patakbuhin mo. 'Di ba nanalo noong 2016? Iba pala 'yun. Digong niyo pala 'to. Hindi pala si Satanas 'to, si digong niyo, ha? Mga kaibigan. Ngayon, dami pa sana eh. Ganun lang ba? Sipin mo siniraan 'yung tao, mga walang very cheap, 'di ba? Masyadong mababang uri ng klase ng ang tawag mo dyan, yung demolition job, mga kwan, mga, may tawag pang iba dyan eh. Ha? Ang pangit, di ba ho? Napakababang uri. Ha? Mababa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, imbestigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korup na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Dennis. Uy! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang
iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Thank you.